So, ari naman, mga bossing, meron tayo ditong ipapakita na naman sa inyo na isang diskarte. So, kung mapapansin ninyo, meron ako ditong PVC door. Ito. Yan. Hindi pa siya nakapix. Yan. Ngayon, ang problema natin, ito, i-rivet. Naka-rivet yan. Dito dapat sa loob. Okay? So, meron tayong mga screw na gagamitin dyan. Sana, ito, may mga black screw ko dyan. Actually, asan yun? Yung mga black screw ko. Ito. So, may mga screw ko dyan, actually. Gagamitin ko sana. Para dito. Ilalagay ko sa harapan. Ang problema, ayokong may screw dito sa harapan kasi mababawasan yung quality ng gawa ko. Ayoko ng ganun, mga bossing. Ayoko nang may makikita ang screw dyan. So, ang gusto ko, i-rivet ko yan dito sa likod. Ang problema, eto na. Hindi kasi yung barena. Ultimo, yung pinakamaliit na barena ko, eto, yung pinakamaliit na barena ko, ay hindi magkakasya dyan. Ayan, o. O, ngayon, ang tanong, paano natin i-rivet itong ating hamba dito sa ating metal stud. So, ipapakita ko sa inyo yung diskarte para meron kayong idea in case of emergency na maka-encounter kayo ng mga ganito kaliliit na mga drywall, partition, tapos may kakabitan kayo ng hamba. Eh, syempre, ayaw nyo yung i-screw. Gusto nyo nakaribit. Ang problema, hindi naman kasi yung barena dyan. So, paano gagawin natin? Eto na, mga bossing. Ayan, so ito na, mga bossing. Okay na, first step na ginawa ko, tinanggal ko muna yung hamba. Inalis ko muna. And then, binutasan ko muna itong mga metal stud. Okay, binutasan ko yan. Maraming butas yan, mga bossing. Oh. Hanggang doon sa baba. Siguraduhin natin, matibay ha. Hindi bibitaw. So, damihan natin yung rivet. And then, next naman, kailangan natin magtasa ng lapis na ganito. Kahaba. So, ang purpose, kaya natin kailangan ng ganitong lapis. Mamaya, ibabalik natin tong hamba like this. Okay? Ayan. So, para nakikita nyo yung ginagawa natin, ibabalik natin sa kanyang original na pwesto. Okay? Pag nasa tamang pwesto na itong ating hamba, ang gagawin naman natin ay mamarkingan na natin ngayon. Itong lapis na to, syempre, yung sa mga butas, doon sa mga metal stud, mamarkingan ngayon natin yan. Kaya, ayan, binutasan muna natin siya. Okay, ayan yung ating mga butas. Maraming butas. Ayan, mamarkingan din natin ng lapis yung pinakamismong hamba. Dahan-dahan lang kayo, mga boss, matalas itong metal stud na to. Okay? Hanggang sa matapos tayo. Pag namarkingan na natin, tatanggalin ulit natin yung hamba. Para, dito natin, babarinahan yan sa labas. Okay, may makikita na tayo yung mga marking natin. Nasaan na yung mga marking natin? Ayun, no? Oh, yung mga marking natin, ito na. So, bubutasin na ngayon natin. Babarinahan na ngayon natin yan dyan. Mindset, mga bossing. Diba? Ang trabaho, hindi lang yan basta pagalingan. Yan ay labanan din ng mga diskarte, mga bossing. Yan. So, wag nating papatagusin dito, ha, mga bossing. Dito lang tayo sa harapan. Yan. Bubutasin lang natin lahat yan. So, yan. Kompleto na ng butas. Ibabalik na lang ulit natin itong ating hamba. And then, i-rivet na natin, mga master boss, yan. Ah, boss, ito na. Ready for rivet na tayo. Yung riveter natin, kasya na yan. Ayan, nakapasok na yung ating blind rivet. Kita ba? Ayan, mga boss. So, nakapasok na yung ating blind rivet. And then, pwede natin yung i-rivet ngayon. Okay lang. Ganun lang, mga bossing, di ba? O, nakaribit na. And then, ganun lang yung gagawin natin sa lahat. At so, yan, mga bossing. Nakakabit na. Ayan, kita nyo. Nakakabit na. Mga blind ribbit natin. Ayun, no? Yung mga ribbits natin. Ayun. Yan, hanggang doon sa baba.
Yan, di ba? So, ganun lang yung technique natin. So, kita nyo, sa harapan, malinis. Di ba? Magtataka. Maraming mapapaisip, paano ikinabit yung hamba na to? Di ba? Iisipin nila, paano kaya ikinabit yung hamba na to? Paano kayang ginawa nila? Di ba? So, ganun yung, tsaka kita nyo, walang tornilyo, malinis. Walang screw.